Hi guys! Buenas dias, amigos y amigas. Siguro nabigla kayo sa pinakita ni Vlogcaster. So, dito po tayo sa Spiral Hotel o Spiral Restaurant ng isa sa mga favorite hotels ko dito sa Metro Manila at sa Sofitel Hotel. So, ito po yung kilalang Spiral buffet na worth it naman talaga. So, nag-lunch po tayo dito with the family. Pero there is something I will show you kasi matagal-tagal na rin po ako hindi nakapunta dito. Muling COVID pa na pati sila dito, clean-house nila ng sandali. Pero po, ngayon open na. Pero may papakita ako sa inyo. Siguro na nasilipan nyo na siya kanina. But I will show you more. Pero daan muna tayo sa swimming pool at para makita nyo. Kanina pinakita na natin sa taas from the view of the resto bar. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung dito naman sa pool area. Ayusin muna natin yung mic para malayo. Okay. So, ang ganda po ito. I really like this yung architecture ng building. Wow. Pagkatapos yung layout, and then ang pinaka favorite ko dito yung fronting the sea. Pero siguro tulad nung nasilipan nyo na, makikita nyo iba na. At sayang yung mga sa inyo hindi pa nakapunta dito sa Sofitel Hotel. Sayang, na-miss nyo yung isa sa pinakamagandang view dito, isa sa pinakamagandang sunset, because you will never be able to see it again. It's gone forever, kasi naiba na talaga yung landscape dito. Iniba na talaga nila, at not in a good way, but in a very bad way. So, I will show you the reclamation projects that they are undertaking that effectively block the view of this beautiful hotel and one of my favorite hotel. Marami kaming memories dito with the family. I will show you. Okay, pinagpan na nila. Dati ito open lang ito eh. Dati ito wala ito, parang mga bamboo kasi. From here, you can see the sea. Pero look at it now. Look what they did to the world famous Manila Bay. Yan na po. Sa inyo, mga familiar dito na galing na kayo dito sa Manila, sa Sofitel Hotel, that is what you will see now. Dati yan, ang gandang dagat yan. At saka ang gandang sunrise and sunset makita dito. Ang ganda. Look at it now, guys. Ang sa akin, I'm not against progress. Ang sa akin lang, this is our heritage. This is our birthright. This doesn't belong to them. This doesn't belong to any administration. Alam nyo sinong gumawa ng administration na ito? Siyempre, Duterte administration. Doon talaga in-approve halos lahat ng mga reclamation projects. Tingnan nyo, wala siya, dati dagat, ngayon lupa na. Ganyan din magiging harapan ng Manila Bay. I'm not against progress, guys. This will be another city. Hundreds of hectares of new land for a new city. Pero sa akin lang, world famous ang Manila Bay. Marami akong mga kaibigan abroad, hindi ka tinatanong sa akin, how is MOA? How is Mall of Asia? How is Luneta Park? Ang tinatanong lang, how is Manila Bay? Is it still dirty? Or how is Boracay? Ngayon they will have no Manila Bay to see. Tayo rin. Buti pa yung mga foreigner na kaibigan ko, they have the money to go anywhere they want. Pero tayo guys, ganito yan. Ganito lang yung simpleng issue dyan. Dati nakikita nyo yung sunset sa Manila Bay na libre. Na libre. Ngayon,
dahil bilyon-bilyon ang gastos diyan sa mga syudad na ginawa, sa mga syudad na gagawin. City talaga yan, guys. Maraming building, stadium, skyscraper, restaurants, lahat. Pero ang mahal-mahal ng presyo dyan at magbabayad ka pa. Ibig sabihin, kung noon libre ang nakikita mo yung sunset sa Manila Bay, kahit sino walang pera, kahit sino beggar na pwede kwan dyan, pwede masilayan yung beautiful sunset, magpa-picture-picture. Ngayon, you will have to visit this island, this new island, and pay the high price para makita nyo lang yung sunset. Because now, not here in Hotel Sofitel, not in Manila Bay, all of this, matatakpan po ito. And also po, pagdating na ng mga bagyo, yan, makaka-apekto na tayo. At saka tingnan nyo na lang, ilan marine life na nasira dyan sa paggawa ng isla na ito. Wala po ito dati dito, ah. Mga limang reclamation projects po ang ginawa dito, oh. Yun, andun po yung area ng Mall of Asia. Tingnan nyo, dati dagat po ito, dagat talaga po ito. Ngayon yan na. This is the legacy of President Duterte. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na panggugoyo lang talaga yung Dolomite Beach. Kunwari lang, inunahan lang niya tayo na pinapakita niya, kunwari, environment friendly yung Duterte administration. Pero it's the most disastrous. Ito wala na, tuloy-tuloy na ito, hindi na ito maibabalik. Kasi natanggap na ng komisyon yung mga opisyalis ni President Duterte. Natanggap na ng komisyon. So wala na, this is forever gone. Weep for it, Filipino people. Mga anak ko, nakita dito, pero yung youngest ko, hindi pa siya pinanganak. Parati kami pupunta rito, yung bago kami tumuloy sa nung COVID, nagsimula na kami tumira sa bundok. Yung dating rest house sana namin, ginawa ng bahay na talaga. At yung bahay namin dati, pinarenta na lang. So yun, sa Quezon City. So yun, wala na yung kwan ko lang, second daughter ko parati dito noon. At marami siyang picture dito. So ito, guys, this is weep for it. This is so saddening to see this. So naluluha po ako because as I told you kanina, this is not theirs. This is not ours even. This is for the whole Filipino people. And now they destroyed it forever. So yun lang po. So this is again another legacy. So sa akin, kaya ang galit na galit talaga ako sa Duterte administration. Because nabudol-budol po talaga tayo sa mga panggugoyo nila, sa mga kuwari pa pro-environment sa Dolomite. Pero habang binibigay nila yung mga clearance approval para dito sa mga reclamation projects na ito, hindi na po, wala na, hindi na libre ang sunset sa kwan, you have to pay for it in the future. So yun lang po, please pakikalat na lang po ito so everybody will know what is really happening in the country, the true state of affairs in the country. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armand Dean YouTube channel and also in Facebook page and as well as the Views Action Destiny channel in YouTube. So mucho mas gracias, share this glass, guys. This is a very saddening, a very shameful and very anti-environmental act and legacy ng Duterte administration. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.